What's up mga katropa? Ngayon rito, papakita ko sa inyo kung paano ako mag mix ng nutrient solution. So kakailangan natin ng pH down, ng NPK, ng calcium nitrate, at magnesium sulfate o ang tinatawag na Epsom salt. Kailangan din natin ng TDS meter at ng pH meter. Kailangan din natin ng weighing scale. At syempre, kailangan natin ng tubig. Ito yung basic na formula para sa 25 liters na solution. So 15 grams ng NPK plus 7.5 grams ng Epsom salt at 15 grams ng calcium nitrate. Ganyan kadaming fertilizers ang kakailanganin natin para sa ating 25 liters ng water or solution. Itong water na to ay 20 liters. Ang 6 grams ng NPK plus 3 grams ng Epsom salt at 6 grams ng calcium nitrate ay i-dissolve natin sa 10 liters ng water. Ang tubig natin ito ay 20 liters. Dahil dyan, kakailanganin natin ng 12 grams ng NPK, 6 grams ng Epsom salt, at 12 grams ng calcium nitrate. Bago yan, ay susukatin muna natin ang TDS easy reading ng ating tubig. Ayan. Ang ating easy reading ay 293 microsiemens per centimeter. Kanyang pH reading ay 6.7 pH. Yan, pwede na nating simulan. Ayan, 12 grams na. Yan, tunaw na ang ating NPK. Haluin na natin ito. Pagkatapos ay susukatin na natin ang kanyang easy reading. Ayan, 752 microsiemens per centimeter. Ang kanyang pH reading ay 6.4 pH. Ngayon ay lalagyan na natin ito ng magnesium sulfate o ang Epsom salt. Yan, 6 grams. Yan. Tunawin natin ito sa tubig. Haluin mabuti. Kapag nahalo na ito ng mabuti, sukatin na natin ang ating electrical conductivity o ang easy reading. Ayan, 924
microsiemens per centimeter. At ang kanyang pH ay 6.2. Katapos noon, lalagyan na natin ng calcium nitrate. 12 grams. Kakanaw na rin natin dito sa tubig. Siguruhin natin tunaw na tunaw ito. Ayan, tunaw na. Haluin ng mabuti. Pagkatapos, ay susukatin na uli natin ang kanyang easy reading. Ang kanyang electrical conductivity. Yan, ang kanyang electrical conductivity ay 1,527 microsiemens per centimeter. At ang pH niya ay 6.1 pH. Ayan, nasukat na natin. Ayan, tapos na tayo magtimpla ng ating nutrient solution. Ang total natin ay 1,234 microsiemens per centimeter or 1.234 millisiemens per centimeter. At ito ay pasok sa ating recommended easy reading na 0.8 to 1.2 millisiemens per centimeter. Ang kanyang pH ay pasok din na 6.1 dahil ang ating allowable pH ay 5.5 to 6.5 pH. Ayan, pwede na itong ihalo sa ating mga styro box o sa ating reservoir. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo once na mag-upload ako ng bagong video. If you have any concerns, just leave a comment below. Thanks for watching!